Ginoong Seraphio. Pinagbibintangan ka ka ng krimen ng pag-aaruga ng bata. Bubulagin ka ngayon din. Si Seraphio, isang pulubing huling uri, pangkaraniwan. Ano ho bang aking krimen? Pag-aaruga ng bata ang krimen mo, Mang Seraphio. Sapagkat ang pag-aaruga ng bata ay panunuksong gumasta at wika pa sa aming libro. Bawal mag-aruga ng bata o asawa. Ang taunang kita ay mawawalan ng kita. May asawa ka ba o anak, Mang Seraphio? Oo. Yun din po ang aking asawang namatay, na si Consuelo. Namatay siya dahil sa panganak. Ang pagpapanaw niya ay pagsapit ng kalungkutan. Dalawang hiyaw ang narinig ko nung gabang iyon. Ang hiyaw ng aking hapis sa pagkamatay ni Sol. At ang hiyaw ng takot na naisilang na si Sol. Ngunit tatlong taon lang patay ang aking anak. Malabo ang inyong binibintang sa akin. Sinungaling! May dalawa kaming saksi na nanubok sa'yo araw at gabi. Ako po yung isa sa mga nag-message kay Mang Seraphio. Nakita po namin siya, pasulyap-sulyap sa kaliwat kanan. Takot wari na makita siya. Sinundan namin siya hanggang sa bahay niya. Nagtago kami at narinig namin siyang nagsasabi, "Heto na, Sol. Kumain ka na at isuot mamaya ang damit mong pula." Isa din po ako sa nakakita sa kanya. Narinig po namin siyang magsalita. Narinig namin siyang nagsasalita sa anak niya araw-araw sa buong linggong nanubok kami. At kaya naman namin alam na alam ang mga sinasabi niya ay sapagkat araw-araw sa isang takdang oras ay naririnig namin siyang paulit-ulit na nagsasabing, "Heto na, Sol. Kumain ka na at isuot mamaya ang damit mong pula." Oy, pasok na ang dalawang pilay! Magandang gabi ho. Oh, asan ang bata? Nagtungo kami sa kanyang barong-barong. Wala kami natagpuan na bata. O kahit kahina-hinalang gamit, liban sa isang baul. Isang baul na may bagong kandado ang aming natagpuan na nakatago sa ilalim ng luwang sako. Ang laman lang nito ay isang manika. Ibubunyag ko kayo sa mga pulis. Ibubunyag ko ang kalupitan nyo at pandaraya sa mga madla. Ibubunyag ko ang pagmulupit nyo sa amin lahat at ang sadyang pagkabaya sa mga matatandang kasapi na federasyon. Ibubunyag ko ang federasyon na to sa mga pulis! Ito ba yung pinagagastahan mo ng pera ng federasyon? Huwag yan! Ano ko yan? Amin na to! Sol! Hindi pwede! Huwag yan! Maaway, huwag pakilaman yan! Akin na yan! Wag! Umupo ka dyan! Wag! Wag! Ginoong Seraphio, pinagbibintangan kita ng krimen ng pag-aaruga ng bata. Bubulagin ka ngayon din. Thank you.
Umaasa kami na mauunawaan niyo kung bakit kami napilitang parusahan si Mang Serapio. Tinuturuan niya ang mga kasapi na magkaroon ng mga haraya, ng mga pangarap na hindi naman matutupad at dadagdag lamang sa kanilang lumbay. Ang ginawa niya ay nakasisira sa mga kasapi nitong federasyon. Tinutulungan lang namin sila nang parusahan namin si Mang Serapio. Sinusunod lang namin ang batas ng tong federasyon. Ang anumang federasyon ay nangangailangan ng kaayusan ng mga batas. Ang maninira nitong kaayusan ay mapanganib. Ang ginawa ni Mang Serapio ay salungat sa aming mga batas. Ang ginawa niya ay pulos mali siya. Ipinagtanggol lang namin ang kapwa-tao. Ito ay dapat niyong lubos na maunawaan.